Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias, may mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin, batid mo ang binabalak ng mga kaaway ko, ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang Salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay, ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo at sa umuusig na sino mang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nasa daan na si Jesus patungong Jerusalem, ibinukod niya ang 12. Sinabi niya sa kanila, "Aakyat tayo sa Jerusalem. Dooy ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw." Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupo katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Makakainom ba kayo ng kopa ng hirap ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang kopa ng hirap ko ay maiinom nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nagahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff ng Diocese of Paranaque. Tara, pagnilayan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Ngayon po ay Miyerkules sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ay, patapos na February. At kalagitnaan na halos tayo ng Kwaresma. Kamusta ka naman? Kamusta naman? Nakakapag-fasting, abstinence, nakakapag-almsgiving and prayer ba tayo? Sana po tuloy lang tayo sa ating mga gawain bilang mga Kristiyano ngayong Kwaresma. Siguro yung mga ibang parokya, nagsimula na po mga Lenten recollection, mga Lenten pilgrimage, mga kumbisa lambayan. Sana po, huwag natin tignan ang Kwaresma bilang paramihan ng activities. Sana po, sa bawat aktibidades ng Kwaresma, may kalakip itong ituturo sa atin, babaguhin sa atin, o kundi man patatadagin sa buhay natin upang makasunod tayo kay Kristo ng buong buhay, habang buhay. Ngayong Wednesday na to, may tanong ako, lalo na sa mga nanonood na nagsiserve sa simbahan. Kayo man eh, pare, na naghahanda ng homily para ngayon, mga religious na naghahanap ng dagdag na reflection, mga taong simbahan na gusto nyong madagdaga kung ano sasabihin ni Father mamaya sa homily, o mga aktibo sa simbahan o sa mga PEC o covenanted communities. Bakit ka nagsiserve? Bakit ka aktibo sa simbahan? Bakit ka tumugon sa paanyaya ni Lord na sumunod sa Kanya? Minsan kasi, nare-realize natin, tayo ay nagsiserve kasi una, gumagaan loob natin. Yun yung madalas ko naririnig. Oh, bakit ka naglektor? Bakit ka naglay minister? Bakit ka pumasok na seminaryo o kumbento? Madalas naririnig kong dahilan kasi gumagaan ang loob nila. Kapag sila'y malapit kay Lord, nawawala raw ang problema, nawawala ang pasakit, gumagaan ang loob. Maganda yon, walang masama sa ganun dahilan. Pero hindi mo ba na-realize, lalo na yung mga matatagal na nagsiserve dito, the more na tumatagal ka sa ministry, the more na nag-a-active ka sa simbahan, di ba pansin mo, mas nagiging challenging. Dumadami kaaway mo. Real talk lang, di ba? Dumadami yung mga tao na tumutulig sa sayo o masamatingin sayo. Minsan binabantay mo yung ugali mo kasi baka mamaya hindi ka nagiging mabuting halimbawa, lalo na sa pamilya mo, sa community mo. Nagiging challenging pagdating ng panahon. At minsan naisipin mo, gumagaang pa rin ba yung pakiramdam ko pag nagsiserve ako kay Lord? Iba naman ang dahilan. Bakit mo gusto mag-serve? Kasi gusto kong mag-lead sa tao papalapit sa Diyos. Maganda rin yun. Kahit ako nung pumasok sa seminaryo, yung iniisip ko, magpapari ako kasi gusto kong ilapit ang tao sa Diyos. Pero aminin natin, minsan, lalo na kung ikaw yung tipo bang church worker, pare o religious, na magaling, maraming humahanga sa'yo. Pag tumatayo ka sa ambo, nakatayo ka sa altar, nagtuturo ka, nagsiserve ka, ang mata ng tao na sa'yo, tinitignan ang bawat kilos mo. At minsan, aminin na natin, nakakataba na puso kapag sinasabi nila, ay, ang sipag mo naman, ay, ang banal-banal mo naman, ay, napaka-buti naman ang kalooban mo, kahanga-hanga kang tunay. Manakakataba ng puso yun, at minsan palakpak-tenga tayo, di ba? Kasi dumarating yung punto, lalo na pag nagsiserve na tayo matagal, natatakot tayo kasi baka mamaya ang tao na sa halip na dalhin natin kay Lord, nadadala natin sa sarili natin. Hindi tayo bumubuo ng grupo o community para kay Kristo. Bumubuo tayo ng clout o fans club para sa ating sarili. Ibang tao naman pag sila nagserve sa simbahan o sumusunod sa isang bukasyon, sasabihin nila, kaya ako ginawa to kasi parang gusto ko maging blessing sa iba. Pero sana nga ganun. Kung tayo maging blessing sana sa ating kapwa. Pero di ba minsan may tendency tayong isipin na dahil nagsiserve tayo, sana may blessing din tayo matanggap. Nalala ko tuloy na seminarista ako. Kapag sumasama kami sa mga formators namin, lalo na pag may piyesta,
Siyempre, lahat ng puntahan mo, pag si Father pinakain, pati ikaw makikikain din. Pag nabalik mo sa seminaryo, eh talagang bundat na bundat ka kasi sobrang blessed ka. Pero paano kung dumating yung punto na the more na nagsiserve ka, walang blessing na kalakip, wala kang matatanggap na pera, wala kang matatanggap na regalo, minsan kahit encouragement, wala kang maririnig. Pag ganun mangyari sa buhay mo, tuloy pa rin ba ang service mo? O maghahanap ka ng blessing para lang ma-encourage ka? Sa ating mga pagbasa ngayon, si Prophet Jeremiah, nakita niya na kapag naglingkod siya kay Lord, practically buong mundo, tatalikuran siya. Aawayin siya. Sa Ebanghelyo naman, yung mga anak ni Zebedee, si James at si John, inisip nila na kapag sumunod sila kay Jesus, titingalain sila at magiging higher sila compared sa ibang tao. Ngayong araw na ito, lalo na sa mga nasa posisyon ng leadership o naglilingkod sa simbahan o kahit saan mang sangay ng lipunan, bakit tayo naglilingkod? Sana hindi lang dahil meron tayong makukuha dito. Sana hindi dahil meron tayong maiaambag sa pamamagitan nito, kundi gawin natin ito isang simpleng alay ng ating sarili, ng ating pagkatao, para sundan si Kristo at ilapit ang tao sa kanyang puso. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po at pinili niyo po kaming maglingkod sa iyo. Salamat po sa mga pagkakataon at opportunities na binibigay mo para makapag-serve kami sa iyo. Pero sorry Lord kung minsan dala ng kahinaan ng puso namin, minsan dala ng yabang, nakakalimutan namin na hindi kami ang sentro, hindi kami ang focus pag naglilingkod, kundi ikaw lamang. Tulungan mo kami, Lord, makapaglingkod kami ng buong puso, nang walang hinihintay na kapalit, na walang hinihintay na papuri o paghanga ng iba. Mahalin man nila kami o talikuran, naway nakatuon ang puso namin na paglingkuran ka ng buong puso, buong kalooban, buong pagkatao. Dahil ikaw ang unang nag-alay ng sarili para kami mahalin at sagipin. Kaya ka nabubuhay at nagahari ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating pagninilay ngayong ikalawang Miyerkules ng Kwaresma, o ikatlo na nga kung ikakount mo yung Ash Wednesday. Shoutout po sa lahat ng active sa simbahan. Alam ko busy ang Kwaresma para sa iyo. Pero huminga ka muna, huminga para mag-recharge, huminga para manalangin, at higit sa lahat, huminga para magkaroon ka ng bago sigla na unahin si Kristo at gawing sentro ng buhay mo si Kristo buong buhay, habang buhay. Pugalayin tangkilikin ng TV Maria Philippines sa kanyang mga social media platforms. Ako po si Father Jeff Manlapig. Shalom.